Hi Ma'am Sir, kumusta? Welcome sa akin channel. Ako pa rin si Sip Bantilan. Ang pag-uusapan natin ngayon is about pa rin sa Axie Infinity Origin. So update lang tayo kasi medyo matagal-tagal na tayong hindi naka-upload about sa Axie, di ba? Ayan, so pero bago natin sisimulan, huwag kalimutan mag-like, subscribe, click the notification bell na rin para ayos tayo, di ba? So let's go! So ayun Ma'am Sir, welcome back sa akin channel, no? So Axie Infinity Origin Season 4 yung pag-uusapan natin. So ano ba yung update, no? So nagtapos na nga yung rare era mga Ma'am Sir noong May 24. May update silang ipinasok. Yung unang mag-turn, tinanggal nila yung pre-keep. Meron ding kaunting changes sa rare era, no? At nakapasok lang tayo sa top 10k. Yung team kasi natin is pabalik-balik lang eh. So yung ginamit ko nga pala na team, tong team na to Aqua Base pa rin from season 3 hanggang season 4. Yung epic era Ma'am Sir, nagtapos siya nung June 7 mga Ma'am Sir. So ngayon, medyo pahirapan pa din makapasok sa top 10k mga Ma'am Sir. Napunta tayo sa 12k mga Ma'am Sir. So okay pa din 'yan kasi meron pa din yung makukuhang excess yan kahit papaano, di ba? Rank 20k, meron tayong 0.4 excess mga Ma'am Sir. So ayos din yan. Pagdating ng Mystic Era, magtatapos pa siya sa June 21. Malapit na din siyang magtapos. Sa ngayon, yung rank natin nasa pa din sa 12,000. Bumagsak pa rin tayo, di ba? Meron pa din tayong makukuha in case na dito tayo papala rin. Sa Mystic Era is binalik nila yung pre-keep sa turn 1. Ayan, so meron tayong na-craft. Sa craft na yung mga Ma'am Sir, dito mga Ma'am Sir, ang hirap talaga makakraft ng Mystic mga Ma'am Sir. So yung ginamit ko dito, 30,000 Moon Shards at saka yung SLP, equivalent niyan ng 1.5 to 1.50 SLP. Hindi ako nakakuha ng Mystic runes or charms mga Ma'am Sir. Nakakuha lang ako yung paisa-isa na lang na ano, yung craft ka lang ng isa-isa na lang saka pa ako nakakuha ng runes mga Ma'am Sir. So pang plant yung nakuha kong runes. Ang presyo nito ngayon mga Ma'am Sir is medyo pababa na, diba? Dati mahal to, ngayon. So tignan muna natin yung runes and charms mga Ma'am Sir na mahal sa season 3 or season 2, season 1, mga mahal siya. Tapos ngayon is medyo bumagsak yung presyo. Dahil din yan nga, daming pre-runes and charms mga Ma'am Sir na binibigay ni Axie Infinity. So tignan lang natin sa marketplace. So itong battery Ma'am Sir, naghahalaga ito ng $200 nung season 3. Sa ngayon, yung presyo ngayon is $77 na lang. So bumagsak talaga siya mga Ma'am Sir, no? So ito ding ito yung akin, di ba? Si Gaia's Embrace, diba? Yun yun. So medyo mahal din to, season 1, season 2, season 3 ngayon. Yung presyo niya is yun din, bagsak din, nasa 36.3 na lang. Ang bago pa tong na-mint, di ba? 4 days pa ata or 5 days nang nakalipas. Ito na mint na nila, 'di ba? So medyo ngayon yung presyuhan ng mga runes and charms hindi na siya may profit pa naman pero hindi ka talaga papaldo dito. Ito ding Endless Anger. So mahal 'to dati. May nabinta pa nga tong 600 season 0, season 1, season 2, 'di ba? Ngayon nasa naglalaro na lang siya sa $52. Mga Ma'am Sir. So, medyo madami din yung nagbibinta ng Mystic. Dapat may limitado sana talaga. Kung nagbibigay kayo ng free runes and charms, dapat yung makraft ng mga tao is limitado para mahal. Yung Bloodlust, oh, yung nabinta natin ng $132 sa season 3, ngayon $14 na lang siya. Lugi pa to sa minting. To yung si ano, Heart of Ocean, mahal din to. Ngayon pagsak presyo na, no? 4 or 5 days pa lang yung nagsisimula yung Mystic Era mga Ma'am Sir pero yung mga runes and charms bagsak
ang presyo sa marketplace, mga ma'am sir. Sa Charm naman, ma'am sir, yung racket stamp o nasa $13.9 na lang. Nagmura na talaga yung mga presyuhan dito, mga ma'am sir. Yun nga dahil sa madaming supply at saka madami yung pre Rounds and Charms. So, yun lang yung sa Axie Infinity Origins Season 4. Malapit nang matapos. Good luck na din sa naka-top leaderboard. Sana maka-top 10K tayo, di ba? No? So, bagsak na din yung presyo ng EXS, mga ma'am sir, no? So, dati nasa last week is nasa 300 to 400 to. Ngayon, nasa 200 plus na lang siya. Rune token, tignan natin. Sa rune token, mga ma'am sir, is naglalaro siya sa 49 pieces, no? Nag 61 to sa kuan, no? Sa June 7 tapos bumaba nang bumaba yung SLP, yung maraming yumaman dito dati. Oh my godness, umalis na siya sa 0.1, nasa 0.08 na siya, mga ma'am sir. Pababa na siya yan, 0.1 tapos bumagsak sa 0.08. Dito sa Axie Infinity Origin, di na siya tulad ng dati, medyo malakihan yung income. Hindi nga lang tayo nakahabol doon kasi pag invest natin is medyo pabagsak na yung presyuhan ng mga SLP at saka yung mga Axie EXS, pabagsak na siya. Pero kahit papaano, is meron pa namang income, kahit pa konti-konti lang, maipon yan, is lalaki yan. So ang importante is magtagal yung Axie Infinity Origin. Yun lang yun sa Axie Infinity Origin. So, basketball na naman yung pag-uusapan natin, no? So, game 5 na ng Miami versus Nuggets. So, naging 3-1 yung score. Medyo malakas nga yung Nuggets kasi na-zero nila yung Lakers. Yung Miami naman, ma'am sir, is from second round play-in, no? Not first round play-in, is talo sila. Second round, napanalo hanggang sa umabot sa finals ng East, no? Kalaban yung Boston. Muntikan pa sila doon kasi na 3-0, tapos na itabla pa ng Boston na 3-3 pa. Muntikan pa silang matalo, no. Ngayon, Nuggets versus Miami, 3-1 na. Medyo dehado talaga yung Miami sa ngayon dahil walang makakapigil kay Jokic, di ba? Sa gusto pong maglaro or tumaya sa game 5 na Miami versus Nuggets, visit na Windsor .ph, mga ma'am sir. Si Windsor is accredited by Pagcor. Yun yung nakaganda kay Windsor, mga ma'am sir. Explore nyo na lang, marami dyan. Pwede nyo pagkakitaan at pwede din kayo ang pagkakitaan nila. So, ganyan lang, di ba? So, dapat responsibly tayo sa bawat decision natin sa paglaro, di ba? Ayan, so once again, ako pa rin si Pantilan. Maraming salamat sa lahat ng nanood at nag-subscribe. Yung hindi pa, please like, subscribe, click the notification bell na rin para ayos tayo, di ba? Ayan, so kita-kita tayo ulit sa sunod kong upload. Bye-bye!